What's up mga kaisda? Ngayong araw na ito, ituturo natin kung paano gumawa ng DIY CO2 gamit ang citric acid at baking soda. Okay, so ito yung mga kailangan natin gamitin para sa ating DIY CO2. Una, baking soda. Pangalawa, kailangan natin ng citric acid. So usually, mabibili natin to sa mga online shops. So ang ginagamit ko is citric acid na food grade. Pangatlo, kailangan natin ng DIY CO2 generator system kit. So sa kit na to, meron na siyang kasama ang pressure gauge at airflow adjustment valve. So mabibili to sa mga online store din. Kung gusto nyo, meron kaming link na nilagay sa description. Check nyo lang siya. Kailangan din natin ng 2 pieces na 2 liter of plastic soft drinks bottle. Kailangan din natin ng hose na pagkakabitan ng ating DIY CO2 generator system kit. Diffuser, check valve, at bubble counter. Meron mga nabibili na 3-in-1 na. Meron na siyang check valve, meron na siyang diffuser, and kasamang bubble counter. Okay, so una natin gagawin is lagyan ng label yung unang plastic bottle saka yung pangalawang plastic bottle. So unang plastic bottle will be labeled A. And then yung pangalawa naman is plastic B. So para mas madali, A for acid and then B for baking soda. Okay, so sa bottle A, lalagyan natin ng 200 grams na citric acid. Tapos sa bottle B, which is baking soda, lagyan natin siya ng 200 grams din na baking soda. So pag nalagay na natin yung citric acid saka yung baking soda sa ating plastic bottle, lagyan naman natin siya ng tubig. Okay, so sa bottle A, yung citric acid natin, lagyan natin ng 600 ml na tubig. Yung bottle B naman, which is yung ating baking soda, lagyan natin siya ng 200 ml na tubig. So after natin malagay yung tubig, ikabit na natin yung ating CO2 generator system kit. So makikita nyo sa ating system kit, meron siyang magnet. Ilagay natin to sa labas ng bote, idikit natin siya dito sa part na to. So ito yung magsisilbing pang-adjust natin kung lalakasan ba natin yung pressure, gusto natin madagdagan pa siya, or steady na lang siya. Okay, ang next step natin, yung bottle A, pisilin natin siya hanggang yung tubig ng bottle A is lumipat papunta sa bottle B. So pag medyo mahirap na siyang pisilin at hindi na kayang malipat yung tubig sa pagpisil natin sa bottle B, bubuksan natin yung airflow adjustment valve. So bubuksan natin siya hanggang lumabas yung hangin ng CO2. So pag binuksan natin mga 3 to 5 seconds, sara agad natin. So makikita nyo dun sa gauge na umaangat siya. Makikita nyo dito na lumilipat na yung tubig dahil sa pagbukas natin at pagsara ng airflow. Check natin dito sa gauge kung tama lang yung pressure niya. So, pag yung dito sa green part na to, yun yung normal pressure niya. So, pag lumagpas na dun sa green part, malakas na siya. Delikado siya sa mga isda natin kasi baka ma CO2 poisoning sila. So, pag nakuha mo na yung tamang level ng pressure na gusto mo, tapos nakita mo umaangat pa rin siya, and kumukuha pa rin ang tubig galit sa bottle A, ang gagawin mo lang is, iaangat mo lang yung magnet. Yan. Hindi na dapat siya nakalubog sa tubig. So once nakuha na natin yung tamang pressure, ikabit na natin yung hose na nagkoconnecta dun sa ating diffuser. At buksan na ulit natin yung airflow. So antay lang tayo mga ilang minuto, makikita mo na unti-unti nang lumalabas yung CO2 dito sa ating diffuser. So yung bubble counter, dito natin makikita kung gaano kalakas yung pressure ng ating CO2. So kung mas mabilis yung paglabas ng bubble niya, mas malakas yung pressure niya. So ang suggested na number of bubble counts per seconds is 1 to 3 bubble per second. Minsan 5, depende siya. So isang magandang way para ma-monitor natin kung tama lang yung flow ng CO2 sa tank natin, gamitin natin siya ng CO2 drop checker. So dito sa drop checker, ang indicator niya is pag color blue siya, wala siyang CO2 yung tubig ng tank natin. Pag naging green naman siya, ibig sabihin yun yung tamang-tama lang para sa tank natin. Kapag dilaw na siya, medyo delikado na yan. So, mas maganda, babaan natin yung pressure ng ating CO2 kasi delikado siya sa isda. CO2 poisoning na siya. Antay lang tayo ng mga ilang oras, magiging green na siya. So, mas maganda rin pala na yung diffuser natin is nakatapat siya din sa flow ng ating filter para kalat na kalat talaga yung CO2 sa tank natin. Diba, ganun lang kadali? So, kung ikaw ay low budget pa at hindi mo pa kayang bumili ng pressurized CO2,
ito yung magandang alternative para sa ating mga planted tank na gamitin kung nagtitipid ka pa sa ngayon. So yun lang, maraming salamat sa panonood and huwag kalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa aming channel and ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video. So susunod ulit, bye!